Alam niyo mga Bispe, nakakatawa talaga itong si Russell ng Brusco Bros kasi sinabi niya doon sa kanyang statement na lalaban siya para kay Lord. Kung isipin mo mga Bispe, mayroon bang online sabong na Yo, what's up mga best friend? Ito, welcome back to my channel. Medyo matagal din akong hindi nakapag-vlog at nakapag-video kasi busy. Napaka-busy po ng buhay at maraming inintindi. At ayun mga best friend, medyo pumukaw sa aking atensyon itong laban ni Buitapang at na Russell from Brusco Bros. Ayun, nagkainita na. Akala ko ako lang dito nag-init dahil wala pa akong ligo. So, yun mga bispen, ito yung inabangan ko at parang na-excite ako dahil itong si Buitapang hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya, hindi lumalaban siya para sa pamilya niya at lalong-lalo na sa mga solid supporters niya. Lalong-lalo na sa mga Bisaya. Isa din ako sa Bisaya kaya tuloy suporta din ako sa kanya. At palagi kong inabangan yung mga videos niya at mga downloads sa YouTube. So, yun lang mga bispen. Sakit panoorin nung marami ako natingnan na video lalo na si Russell kasi noong unang dumating si ano si Buitapang sa Manila, so hindi natuloy yung unang araw o unang date na binigay sa kanila ni Kuya MJ Makagago kasi ayun nga nagkasakit siya sa tiyan, mataki yung ulcer niya at yun, ipinaliwanag niya kaso lang umatras siya sa last minute na. Pero mga best friend, kung panoorin niyo yung sinagot ni Buitapang sa kanila kung bakit siya umatras, talagang sinabi niya na akala niya sa mismong laban nila na mawala yung sakit ng tiyan niya. At yun naman sinabi ni Russell. Kung makita natin yung video na upload lalo-lalo na sa yung mga live nila, ang sabi ni Russell dapat nung sa Cebu pa umatras na siya kung natakot siya, bakit sa Manila pa siya umatras, no? Sa mismong araw na yun na kanilang laban. So mga bispen, yun nga mga bispen, at sinagot na ni Buitapang at nagsalita na din siya, mayroong video. So yun mga bispen, abangan natin ngayong Sabado, May 15, yung mismong laban. Alam nyo, si Buitapang mga bispen, hindi niya sinabi na hindi na lang siya lalaban. So, ngayon, nag-antay talaga siya sa Manila na gagaling siya, mawala yung sakit ng tiyan niya. Yun nga, nagkausap din sila ni nag-arrange ng laban nila na isang linggo, pwede na siyang lumaban. Yun nga, inaris na ni Kuya MJ, no? Makagago. Kaya mga best friend, abangan natin ngayong Sabado. So, ilang araw na lang, isang araw na lang para labanan nila. So, alam niyo mga best friend, nakakatawa talaga itong si Russell ng Brusco Bros kasi sinabi niya doon sa kanyang statement na lalaban siya para kay Lord. Hey, isipin that's mo, mga pretty bispen, good. Mayroon bang online sabong na siguro napakakitid ng utak ni Russell. Dinamay niya pa ang pangalan ng Panginoon, no? Sa laban niya. Meron bang online international sabong na para kay Lord? Di ba pustahan yan? Di ba ano yan? Di ba sugal yan? Bakit? Si Lord ba ay nagsusugal din? Alam mo Russell,
doon pa lang nagkakamali ka na ng sinasabi mo. Kaya umayos kayo. So, alam nyo si Boy Tapang napaka-humble. Sabi niya, ang laban niya para sa mga tao, lalo na sa pamilya niya. Hindi siya lumalaban para lang sa sarili niya. At ang dami pang sinasabi ni Russell. Kung panoorin natin ang video niya, sinabi niya pa na hindi makapunta ng Manila si Boy Tapang, hindi dahil sa kanila. Kung intindihin natin, kahit bata siguro, alam niyo mga best friend, kilalang kilala ito si Boy Tapang noon pa. No, dahil siya sumikat sa yung mga ginagawa niya na parang hindi mo masigmura yung mga kinakain niya. Pero alam niyo naman mga best friend na dahil doon sa mga ginagawa niya, sumikat siya. At kahit bata nga, siguro kilala siya. So, itong si Russell, sabi niya, hindi daw makapunta si Boy Tapang ng Manila dahil, kung hindi dahil sa kanila. Alam mo, Russell, hindi natin alam, hindi natin hawak ang mundo kung ano yung kapalaran ng isang tao. Kahit wala pa yung sabong internasyonal, kung mayroong mga opportunity na humihikayat kay Boy Tapang, talagang makapunta yan ng Manila. Lalo na ngayon, sikat na siya. Ang dami niyang nagtitiwala sa kanya. Itong si Russell kasi, sabi niya, tutulungan din nila sa channel si Boy Tapang. Anong pagtingin niyo ni Boy Tapang? Hindi siya makatindig ng mag-isa lang. Diba? Kung tingnan natin si Boy Tapang at saka yung Brusco Bros. So, mayroon mga downloads ng mga videos. Kung tingnan natin mga best friend, sa mga viewers tayo magbase. Si Boy Tapang ngayon, nasa 1 million plus pa yung ano niya, subscribers. Sa mga views, na lang tayo magbase. Yun lang, tingnan nyo mga best friend, kung sino yung may maraming mga views sa mga videos na na-upload. Kaya mga best friend, napaka hirap intindihin yung sinasabi ni Russell. Parang sobrang questionably, no? Napaka angas nila. Alam nyo, sana mga taga-Brusco Bros, sana marunong din kayong tumingala sa mga mahihirap. Huwag niyong masyadong pataasin yung mga sarili niyo. Kasi lahat tayo dapat pantay-pantay. Sabi mo pa, Bisaya yung mama mo. At mayroon kayong kamag-anak sa Jinsan, sa Bohol. Alam mo Russell, Bisaya ako. At alam ko yung karakter ng mga Bisaya. Sinabi mo pa na halos nagalit na yung mga Bisaya sa mga Tagalog dahil sa ginawa ni Boy Tapang. Grabe mo naman, grabe ka naman Russell. Parang nilalahat mo eh. Sa statement mo, makita na nilalahat mo. Hindi lahat ng Bisaya mga bispen, di ba? Hindi lahat. Lalo na mga Brusco Bros, hindi lahat ng Bisaya tulad ng sa iniisip mo. Kung ganyan ang iniisip mo, Russell, sana mag-ingat ka. Okay? Kasi hindi lang lahat ng mga Bisaya tulad ng iniisip mo. Masyado kang kung i-analyze natin yung sinasabi niya, masyado siyang mapagmaliit. Sana marunong ka rin tumingin sa kapwa mo tao. Alam mo yan, Russell. At yun mga best friend, abangan na lang natin yung laban ni Boy Tapang at ni Russell ng Brusco Bros. At habol nga pala sa inyong dalawa, lalong-lalo na kay Boy Tapang at sa kay Russell at sa buong team ng Brusco Bros, lalong-lalo na din sa team ng Boy Tapang.
alam niyo mga best friend, saludo ako sa mga malalaking mga YouTuber kasi nagsisimula pa lang ako. Pero sana kung nagkainita na kayo ngayon pagkatapos ng laban, dapat tuldukan niyo na. Iwan niyo lahat ang galit niyo sa ring. Huwag niyong dalhin. At saka sana magkaayos na kayo. At sa mga solid na mga supporters ng dalawang grupong ito, sana magkaintindihan na kayo kasi ang channel nyo lang din ang maipiktuhan nito eh. At hindi lang yung channel, lalo-lalo na yung ibang tao na sumusuporta sa inyo. Sana respetuhan tayo at saka magkaintindihan tayo mga Pilipino. Kasi maraming tumitingin sa inyo, lalo-lalo na yung nagsisimula. Wala namang ibang ini-inspire yung mga small YouTuber kundi kayo lang na mga matataas na mga YouTuber. Sana maintindihan nyo rin ang bawat isa sa inyo at huwag nyo na patasin pa ang gulong ito. Sana pagkatapos ng laban nyo, iwanan nyo lahat yung galit na nasa loob ng inyong puso. Sana patuloy nyo pagiging pagkaibigan. Diba? Sana ang mga nangyaring ito ay maging inspirasyon sa inyong lahat at magkaroon kayong matinding pagkakaibigan at magkaroon kayo ng pagkaunawaan sa isa't isa. Alam nyo yan at sana ang Panginoon ang inyong magiging gabay sa bawat araw ng inyong buhay. Yan lang po mga best friend at salamat sa mga sumusuporta pa rin sa akin at sa aking mga kaibigan. Good luck ngayong May 15 ang kanilang laban. Yan mga best friend, abangan natin. Bye bye.